Okay, at dahil tuyo na yung ating versate, ngayon, isiliyahin natin and then pipinturahan muna natin yung loob. And then, babalutan natin or papahiran natin ng fiber, yung chemical. Hindi lang natin lalagyan ng mat, okay? Pupunasan lang natin siya ng chemical ng fiber para tumibay yung kanyang versatex. Okay, kaya liyahin muna na natin. So ito yung ating pinangliha bala sa grinder number 60. And then kung hindi nyo nasundan yung ating pag-versatex, yung ating pagtimpla, is puntahan nyo na lang yung mga nauna kong video kung paano mag-mix ng ating versatex o yung ating pinuna sa kanyang pintura sa ating box. Okay, ngayon is isprayan muna natin ng kulay black yung loob ng ating sphere box. Okay, ngayon is nakapagtimpla na tayo ng pintura. Ito yung ginamit natin, enamel black. And then, lagyan natin ng paint thinner. Mix, konti lang yung ating tinimpla para sa spray natin sa ating loob ng ating box, si speaker. Speaker box. Okay, ngayon naman is magtitimpla tayo natin pang fiber. Kagaya ng ano sinabi ko sa inyo, chemical lang yung ating gagamitin o ipupunas sa ating box. Hindi tayo gagamit ng mat. E-experiment lang natin kung ano kalalabasan ng ating box. Na after natin i-versatex, is pupunasan natin ng chemical ng ating fiber. Tingnan natin kung anong magiging itsura niya after natin i-fiber. Kung matibay ba siya. So, ito yung ating kailangan. And then ang ating catalyst. Ang ating hardener. And then ito is yung ating pampalapot. Rheolosil. Ito yung pampalapot natin sa ating pang-fiber. So ang pagtimpla natin ito is 100 grams ng ating resin and then 1% ng ating catalyst. And then itong ating pampalapot ay pantsahan lang. So gumawa tayo ng 100 grams. Then meron pala tayong toner. Ito yung ating pampakulay black. Ito yung ating pampakulay, hindi natin kailangan ng pintura. Kulay black na to. Toner ang tawag sa kanya. And then ito is tansyahan lang. Ayan siya. Base lang siya. And then, imimix na natin siya. And then, ang ating hardener or catalyst. Okay, ito yung ating pinakalas nating minimix para hindi agad tumigas yung ating fiber. Maglalagay tayo ng 1 drum.
Okay, after nating maputuyo yung ating fiber sa ating box is liliyahin muna natin ng konti para mawala yung konting talas. Okay, pero ipapakita ko muna sa inyo yung itsura niya after nating i-fiber. So, ito yung kanyang itsura ngayon. Medyo glossy siya. Medyo matigas siya ngayon. Kahit binersatex lang natin siya and then pinatungan natin ng fiber, ng chemical ng fiber is matibay naman siya. Okay. Para siyang fiber or para siyang ginamitan ng mat din. Para siyang ginamitan ng fiber mat. Sa itsura niya. So ngayon i-liyahin natin, bawasan natin yung konting matutugis. So, gumamit ulit tayo ng liha na 60. Okay. 60 siya, pero pagkakaskasin natin is hindi naman sobrang hard. Kumbaga, eksakto lang yung pagkakaskas sa ating box. Okay, ikabit na rin natin yung ating handle.
Ito na nga yung ating speaker na binersatex, and then after nating ibersatex is pinaiber natin siya. So ito na yung ating gilid ng ating speaker box. So nilagyan natin ng lagay ng tornillo ng ating screen, kaya meron siyang ganyan. So ayan yung kinalabasan ng ating fiber. Versatex and then fiber. Kung tatanungin niyo ako kung matibay ba siya, is medyo matibay naman siya. Kaya lang iba pa rin yung ginamitan ng fiber mat. Dahil talagang solid yung kanyang pagkakakapit. So ayan na nga mga ka-video, okay, yung ating ginawa na speaker. Binersatex natin and then pinahira natin ng fiber na chemical. Okay, wala siyang fiber mat. In-experiment lang natin kung matibay ba siya. Okay, ngayon is para sa ating mga ka-video, okay dyan. Kung tatanungin nyo kung matibay ba siya after nating i-fiber. So matibay naman siya konti. Kaya lang hindi kagaya ng ginamitan ng fiber mat. Is mas matibay kapag may fiber mat. Okay, kapag pinatong nyo lang sa Versatex, medyo mahina yung kapit niya. Pero matibay naman siya ng konti. Pwede nang pagtiyagaan ng pansamantagal. Okay, itong speaker natin is pansamantagal lang, pang New Year lang. Sinubukan lang nating i-fiber yung ating Versatex. Okay? Kung ano magiging resulta niya. Maganda naman itsura niya, kaya lang hindi naman siya katibayan na kagaya na nga ng pinaiber. Okay mga ka-video, okay, kaya abangan niyo yung ating mga susunod na mga video. Okay, itong speaker natin to is nilagyan natin ng screen. Or nilagyan natin ng DIY na speaker screen. Nakagaya ng makikita nyo dito, ito ay lagayan natin ng speaker screen. And then abangan nyo rin yung ating pag-sound check nito, and then yung ating pag-wirings ng ating speaker na D8. And then 900 watts at jackhammer. Kaya siguraduhin yung naka-notification bell kayo sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga video. Okay, at hanggang dito lang mga ka-video. Okay, sa mga hindi pa po nagsasubscribe, yung subscribe na po kayo and notification bell. Idamay nyo na para lagi kayong updated sa ating mga ginagawa mga video. At sa ating Facebook page account, ang account po natin is, kung nais nyo bumisita, ang account po natin is Video Okay and Turkey's Box Randy. And paki-follow na rin po and like sa ating channel or sa ating page. At hanggang dito na lang mga ka-video, okay? Sana ay may napulot kayo kahit konting technique muli sa araw na to sa ating video. Okay, at hanggang sa muli at maraming salamat and God bless.